Yan, so guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. And for today's video is meron tayong ipipicture na Honor Type Jeep na automatic ang transmission. Yan, so guys, ito yung Wrangler na binuo dito sa shop. And tignan natin yung kanyang specs or detalye. Ayan, simulan natin yung interior niya, guys. Ayan, interior niya is meron siyang dashboard na stainless. Yung dashboard nyo, guys, pasadya lang yan. Kung mapapansin nyo, maliit. Ayan. Then, ayan yung kanya console box, guys. Ayan. Cute lang din kasi maliit lang tong Honor Type Jeep na to. And meron rin siyang handbrake. And ayan yung cambio nya. Automatic tong Honor Type Jeep na to, guys. Ayan. Then, ito yung kanyang lagayan ng stereo. Kung mapapansin nyo, ayan. Merong takip. And ayan ang kanyang console box, guys, maliit lang. Then ayan ang kanyang mga gauge circuit na kulay black. Then ayan ang kanyang manibela or steering wheel. Then ayan ang kanyang mga roll bar, guys. Balot na balot rin sa roll bar tong isang to. Ayan, then automatic siya, guys. Ayan ang kanyang pedal, dalawa lang. And meron din siyang pomo ng barrel, sa madaling salita, ayan, or taguan ng barrel. Na-request ng may-ari yan. And ito naman yung kanyang two-seater. Pinasadya lang din natin. Ayan. And yung flooring niya rin is stainless. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang inis. And punta tayo sa likod. Meron siyang sound setup. Yung spec ng sound setup niya is meron siyang bullet tweeter. Meron siyang speaker na digis. And isang jackhammer na pamboses. Ayan, guys. Then itong 3600 watts na amplifier. Talagang medyo pricey itong isang to, guys. Ayan. Yung kanyang likod. Ayan, maliit din yung ilaw niya, guys. Ayan, oh. And yung pangilalim niya is ayan. Ayan yung tangke niya, guys. Pasadya din yan. Stainless pinagawa. Ayan yung kanyang tapis ng fender. And ayan yung kanyang loob. Konti lang yung accessories nito, guys, kasi maliit lang na sasakyan or pinakitid lang natin, pero more on conversion yan. And ito naman yung kanyang bubong, guys. Ibang klase. And may LED din. Ayan, sobrang liwanag dyan pag gabi. And ito yung antena nya ng radyo. At saka ito naman yung side mirror. Then punta naman tayo dito sa labas. Ayan yung hood nya, guys, bilugan. Talagang Wrangler na maliit lang. And punta tayo dito sa kanyang size ng gulong. Ang size ng gulong nya, guys, is 235/75R15. Size 15 yung size ng mags nya, guys. Ang mags nya is Atara Racing. Ang wide nito, guys, is 10.5 yung pinakalapad niya, kaya offset. Then ayan yung hubog ng gulong niya. Ayan, kung makikita nyo, bruskong brusko. And ito naman yung kanyang suspension sa harap. Ang suspension niya sa harap, guys, is pang Gemini. Masin shop natin, pinaiklian. Meron ring, ayan, kung makapansin nyo, yung kanyang stabilizer at yung kanyang rack and pinion. And ayan yung grills niya, guys, pasadya. Then itong maliit na ilaw, kung mapapansin nyo, hindi siya standard size na pang owner, kundi pang old school na Toyota DX yung kinabit natin dito, guys, kasi hindi uubra yung standard na pang owner. Kaya ayan yung kinabit natin, kasi maliit lang talaga to. Actually, napakaliit talaga. Ayan, oh, mapapansin nyo, isang di pa lang yung haba niya kaysa dito sa owner na to. At ang kahibaan lang nito is nakalip siya, guys. Ayan. And punta naman tayo sa kanyang makina. Ang makina nito, guys, is Toyota 4K. And ang transmission niya is automatic, converted na siya, guys. Ayan. Yan ang kanyang air cleaner. Maliit lang yung kanyang hydrovac. Saktong-sakto lang din. And ayan ang kanyang lagay ng power steering.
Ito ang kanyang radiator, 2 rows na malaki guys. Hindi siya malaki pala, mahaba. Ayan. Then ayan yung kanyang ilaw guys. And ito yung kanyang pinaka fuse box. Pang kotse na rin. And ayan ang spec ng makina guys. Then ang busina niya is sobrang lakas, pang bus. Ayan, di hangin guys. Andun yung pinaka ano niya, pinaka pondohan ng hangin. Yan, kung mapapansin nyo, may tubo, may hose yung pangkarga ng hangin. Then mamaya i-road test natin to, titingnan natin kung okay ba gamitin or kung comfortable ba sa loob yung mga sasakay. Oh, ayan lang guys. Baba na natin yung hood. Sa mga gusto magpabuo nito, medyo pricey. And para lang sa makakaalam sa sasakyan. Dahil pinagugulan ng matagal na panahon to bago nabuo. Yan, yung two-seater niya guys. Pinaliit natin. Recarong first gen yan. Ayan, kung mapapansin nyo. Pinaliit natin. Then, naga na yung mga roller niya guys. Ayan. Naga na rin yung kanyang adjustment. Ayan. Naga na yan lahat guys. Hindi yung naka ano lang, hindi yung naka steady lang. Ayan, kung mapapansin nyo, ipuusod natin. Ayan. Ayan. Then ayan ang kanyang handbrake. Ayan, automatic transmission guys. Ang bagong buo. Ayan, ang Team Silver Chair. Ayan. Sobrang cute. So mamaya i-road test natin yan. Titignan natin kung may mga nakalampag sa ilalim bago natin ibigay sa may-ari. Ayan yung mga roll bar niya guys. And so gusto magpabuo nito is ilalagay ko yung link ng address namin para makontakt nyo rin. Guys, sa mga gusto magpabuo ng gantong sasakyan, ilalagay ko dito sa screen yung address namin, yung contact number and yung page namin sa Facebook. Doon nyo kami kontakin para mabilis ang transaksyon. Ayan. Sa mga gusto magpabuo, ayan. Ilalagay namin yung contact number, yung address namin at yung Facebook page para mabilis ang ating magiging transaksyon. Ayan guys, mini Wrangler. Makikita nyo. Sobrang liit, dalawang tao lang yung kasya sa loob. Bakit di ko nga magkasya eh. And maya maya lang guys, is i-road test natin itong unit na to para malaman natin kung okay na ba ang takbo. And ito na nga guys, kasalukuyan natin i-road test ang Honda Type Jeep. Ayan. Okay naman ang kanyang mga preno. Medyo maingay lang ang tambucho. Ayan. At medyo may konting lumalagotok sa ilalim. Check natin mamaya kung ano yon. And hanap lang tayo na mapipihitan para makabalik na rin tayo. And tatakbo natin ng malayuan tong unit na to. And then nga guys, pabalik na tayo ng talyar. So, tara na. And then nga guys, ikutan ulit natin tong unit na to. Para makita nyo kung gaano kakinis at kung gaano kalinis ang ating project na Mini Wrangler. Automatic transmission. And sa gusto magpagawa nito guys, kontakin nyo lang kami sa ilalagay namin na contact number at mismong page namin sa Facebook para madali nyo kaming mahanap or makontak. So ayan ang kanyang buong detalye.
kumpletong kumpleto. Iniikutan na lang natin. And maraming salamat sa lahat na nanonood at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga video na ilalabas natin. Maraming salamat.